Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Sariling programa ni Senator Bong Revilla Jr. ang walang matigas na pulis sa matinik na misis. Pero hindi niya alam na umaabot umano sa 26 oras ang shooting ng mga talents o extra. Kaya naman nang malaman niya ito mula sa kasamahang si Jobert Sukal dito, ay kaagad niyang kinol ang attention ng executive producer ng WMPMM na napanood sa GMA 7. Tinext kasi daw ni Jobert ang senador nang malaman niyang hindi pa umuwi ng bahay ang alaga niyang umextra sa programa na umere noong June at nagtapos naman ng Agosto ngayong taon. Naikwento ito ni Jobert sa YouTube channel nila ni Direk Chops Manasala na oras ng opinyon, talakayan at discussion o OOTD na inupload nitong Lunes nung gabi. Pinag-usapan kasi nila ni Direk Chops at Jobert ang pag-apela ni Senator Bong kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na kung sakali nga apela ang it's showtime sa kanila para hindi matuloy ang 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB ay sana pagbigyan dahil kawawa ang mga nagtatrabaho sa programa na arawan ang kita kapag nawala ito ng 2 linggo. At dito na naalala ng kasamahang Jobert na tinext niya si Senator Bong tungkol sa overwork ng mga talent. I'll just speak my 2 cents, no, because I refer this to some incidents just a few months ago to Senator Bong. He's a lawmaker, parang kapatid ko yan. Pero gusto kong ipaalala rin sa kanya ang 2 instances. Last 2 or 3 months ago, may teleserye siya ang walang matigas na pulis sa matinik na misis. Siya po ang bida roon. Ngayon, mayroon akong isang anak-anakan dati na tinulong-tulungan ko. Sabi niya, dito may taping kami pero sa show. Sabi ko talaga, wow, congrats. 2 o'clock daw ng madaling araw ang pull-out nila sa Manila tapos ibabiyahe sila sa Angeles, Pampanga. Kasi doon ng taping. Tapos the day after 6 a.m. umalis, wala pa. The following day ng 6 a.m. din. Nagtataka ako, yung bata wala pa sa bahay. Tapos tinawagan ko, anak, nasan ka? Tito, katatapos lang namin mag-taping. Kakapak-up lang. Mukhang masaya siya. Siyempre alam mo na ang mga bata, mga extra, kahit abutin sila na ilang oras, makita lang sa camera ang mukha nila, masaya na sila. So ako naman, how much did you get paid for? Magkanong ibinayad sa inyo to work for 26 hours? Sabi niya, 500. I was so hurt in behalf of these extras, I immediately texted Bong. Bong, good morning. You know you're a lawmaker at saka this is your show and I hope you're aware na itong mga batang ito ay pinagtatrabaho ng 26 hours diretso. Mabuti kayong mga big star kayo, itong mga extras. Alam mo namang labag sa batas ito na more than 16 hours. I hope you do something about this. Kasi ang mga taong ito, hindi mga robot. What happens kapag nagkasakit sila? They've not even insured. After that, tumawag naman si Bong. I know that pinagalitan ko na yung mga EP's executive producer kasi hindi tama ito. You don't make people na hindi mo na dapat pinapa-overwork. Dapat may cut-off yan, ang sabi daw ng senador. Nagkaroon na kasi ng cut-off time ang shooting, taping na hanggang 14 hours lang at ang pinaka-late ay 16 hours na nagsimula noong nagkaroon ng pandemya. At kapag minor naman ang talent o artista ay hanggang 4 hours lang ang base nito, regulasyon ng DOLE. Kaya sa madaling salita ay sumobra sa 16 hours ang trabaho ng talent o extra sa programang walang matigas na pulis sa matinik na misis na pinagbibidahan ni Senator Bong at Beauty Gonzalez. Say pa ni Jobert, baka raw hindi alam ng may-ari ng TV network na may ganitong ginagawa ang EP na nagtitipid para nga naman kunin ulit sila sa mga susunod na shows. Thanks guys for watching and God bless everyone.